Anthony Davis din umina ang Memphis at Paul Gasol emotional sa halftime ceremony matapos iretiro ni Gasol ang kanyang jersey. Yan ang ating pag-uusapan dito lang yan sa Hoops in TV. Si Anthony Davis na ang kumayod sa Lakers mga ka-Hoops in upang maipanalo ang laro kontra Memphis sa score na 112-103. Mayroon na ngang 32 wins at 34 loss ang Lakers this season mga ka-Hoops in at pangsiyam sa Western Conference this season. Ang pagkapanalo nga ng Lakers ay dahil sa team effort ng Lakers na lima sa kanila ang umiskor ng double figures at lahat ay may ambag sa laro. Pero si Anthony Davis nga ang nag-standout mga ka-Hoops in, umiskor lang naman ng 30 points at 22 rebounds si AD. Grabing effort ni Anthony Davis kahit wala si Lebron at Russell, first quarter pa lang dinumina na agad ni AD ang laro na umiskor kaagad ng 13 points at gumawa ng 9 rebounds mga ka-Hoops in, mid-jumper at araro sa ilalim para kay AD, determinadong maipanalo ang laro para sa Lakers at binibigyang buhay ang teammate nito sa laro, kahit pa nga dumugo ang ilong ni AD sa second quarter matapos itong matamaan ng hindi sinasadya. At bigla nga itong ipinasok sa locker room dahil sa hindi mapigilan ang pagdugo ng kanyang ilong mga ka-Hoops in, pero hindi pa rin yun nakapigil upang dalhin ni AD ang Lakers sa kalamangan. Sa Memphis naman mga ka-Hoops in, grabe ang effort na ginagawa ni Jaren Jackson sa kanyang team, dahil na nga na-suspend ng ilang games si Ja Morant matapos itong magpakita ng baril sa kanyang IG account habang nakainom ito, at umiscore nga ng 26.8-15 shooting from the field si Jaren mga ka-Hoops in. Big rebound by AD and quick pass to Rui Hachimura for a easy layup. Unti-unting bumabalik ang momentum ng Lakers mga ka-Hoops in, at hindi nga lang si AD ang umarangkado sa Lakers pati na rin sila Dennis Schroeder, Hachimura at Austin Reaves din mga ka-Hoops in, na lahat sila ay nagtala ng 17 points, at malaking tulong ngayon sa team ng Lakers at para hindi masyadong mahirapan si Anthony Davis. Austin Reaves pangalawang laro na niya ito na may magandang score at napakagaling magbigay ng play sa kanyang teammates. Nagtala nga siya ng 7 assists habang gumagawa ng sariling score nito sa laro. Habang si Rui Hachimura naman mga ka-Hoops in, ang kadalasan niyang ginagawa ang mid-range shot nito at ang 2 dribble pull-ups for easy basket, kahit grabe ang depensa na ipinapakita ng Memphis ay nagawa niya pa rin ito ng maayos, at si Dennis Schroeder naman medyo maalat na sa shooting nito na mayroong 5-14 shooting sa field, pero nakabawi naman ito sa mga free throws at sa kanyang 9 assists. Kung magiging ganito nga ang laro ng Lakers mga ka-Hoops in, ay tiyak ako na mahihirapan na ang ibang kupunan laban sa Lakers, at ang defensive plays nga ng Lakers ang nagpanalo sa kanila mga ka-Hoops in.